Hindi pa nga tapos ang mga hindi pabor sa naging interview ni Luis Manzano kamakailan lamang kay Carlos Yulo. Doon kasi sa interview, makikita na iwas talaga na mabanggit ang pamilya. Pero muli ay nasabi doon at nagpasalamat muli si Carlos Yulo sa kanyang girlfriend at paulit-ulit nitong sinasabi na natulungan ng kanyang girlfriend si Chloe ang kanyang mental health, pati na rin ang nasabi nga pong presidente ng GAP na si Cynthia Carrion. Kaya naman ang ilang mga netizen ay sinagot nga ni Luis Manzano dahil may mga nang bash, mayroon namang mga nagsasuggest. Katulad na lamang nito, sinabing Lucky, pumili ka naman ng interviewin, walang mapulot na aral dyan. At sumagot namang si Lucky at sinabing available po kayo. Sa ilang komento, sinabi pa ng iba na Sir Lucky Manzano, sunod na interviewin mo po ito, mag-a-unfollow na talaga ako. Sagot naman ni Lucky, baka nga interviewin ko pa po talaga ulit para lang mag-unfollow ka. Teka, tawagan ko. Sa'yo naman ang isang netizen, sa lahat ng vlog, ito yung hindi ako interesado, Luis Manzano. Sumagot naman si Luis at sinabing hindi ko po mahanap yung pakikupo. Mapapansin sa lahat ng sagot ni Luis Manzano ay puro joke lamang ito, so nasa tao na kung paano ito ititake. Pero ibang netizen, eh medyo bumuelta kay Luis. Doon sa comment section, mababasa na hahaha, kamusta na kaya yung mga nakihikayat niyang mag-invest doon sa tumakbong fuel company? Sinang isa na bayaran na yata at nanahimik na eh. Ang isa ay sinabing hindi po, hindi mitropa ako doon, wala na daw silang magawa, kaya tumigil na lang, malakas daw ang kalaban eh. Ilang mga netizen naman ang nagbigay ng opinion at sabi nila noon, at mapaghanggang ngayon, idolo ko si Luis Manzano. Napakamasayahing tao, pogi at matangkad, parang si Superman. Disenteng kumilos, mahusay magpatawa at lahat na. Kung nag-guest man si Carlos sa kanyang show, trabaho lang yan. Walang personalan kay Luis pa rin. Si Carlos, sa inyo na yan, hindi ako fan ng Ninja Turtle. Gold medal lang meron yan, wala nang iba pa. Sa isang banda, say naman ang isa, naawa din naman ako kay Carlos kasi halatang hindi siya masaya at may kulang sa pagkatao niya. Kasi kung babalikan ang dating Kaloy, makananay siya, kaya sure ako na sa puso niya may part na hinahanap pa din niya yung nanay niya. Wala siyang sariling desisyon kasi sa mga interviews at speech niya, halatang limit lang ang pwedeng isagot at bawal siyang magkamali ng sagot sa tanong sa kanya. Ingat na ingat siyang ma-mention ang pamilya niya, nakaprogram si Kaloy. In short, may nagmamando sa kanya. Sino man ang isa, pero other people don't care about the interview, lalo na ang bukang bibig niya ay ang jowa niya na ginagawa lang naman siyang alalay, tagabit-bit ng bag. Buti pa ang artista may personal na alalay. Say naman ang isang netizen, ano bang klase tayo mga Pilipino? Ito ang isang taong mula sa hirap at nagsikap, nagbigay ng karangalan sa bayan niya at sa Southeast Asia dahil sa tagumpay niya. Binabash ng todo dahil lang sa problemang pampamilya nila na hindi naman tayo kasali. Wala tayong alam kung ano talaga ang nangyari, kung bakit ganong kalalim ang sugat nilang mag-ina. Huwag naman sana tayong maging ingrato at ingrata. Mas pahalagahan natin ang magandang nagawa ni Carlos para sa bayan. Hayaan nyo na sa kanila ang personal nilang problema. Sila lang ang may o makakalutas niya. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.